mga produktong may iisang pangako, lutasin ang isa sa mga sakit sa ulo natin sa paglilinis, ang pesteng mantsa. Pero sa totoo lang, hindi na natin kailangan gumastos para solusyonan ito dahil sa loob mismo ng ating mga tahanan, matatagpuan ang mga natural mantsa killer. Ito po ang good news ni Love Anivert. Ang kulay puti ay simbolo ng kalinisan. Pero pag ito'y namantsahan, hindi na to kaakit-akit tingnan. Busy ang may bahay na si Heidi. Bukod kasi sa pag-aalaga ng dalawang anak, abala rin siya sa mga gawaing bahay. Pero ang ultimate challenge para sa kanya, ang mga mantsang nakadikit sa kanyang labada. Para hindi na mahirapan tanggalin ang mantsa, dapat di na to patagalin pa. Pagkatapos na mantsahan, agad itong aksyonan. Halimbawa, kapag natalsikan ng mantika ang damit. Ay, ano yun? Ay, pusa! Anong nangyari? Paano ko aalisin ito? Subukan ang hiwaga ng cornstarch o gawgaw. Pahiran lang ang mantsa ng gawgaw at iwan sa loob ng 2 hanggang 3 oras. Kung walang gawgaw, maaari rin gumamit ng pulbos. So, nangyayari, sinisip-sip niya unti-unti yung grasa o yung oil. Okay, mas matagal mo siyang ilagay doon sa oil, the more matagal, mas marami siyang nasisip-sip. Kapag nagbitak-bitak na ang nilagay na gawgaw, kiskisin ito gamit ang kutsara o bread knife. Kung mayroon pang may iwang mantsa, patakan ito ng dishwashing liquid. Lagyan ng maligamgam na tubig, pabulain at saka sutin. Maya-maya pa, wala nang makikitang bakas ng mantika. Ang isa pang may sala pagdating sa mantsa, ang malagkit at makapit na chewing gum. Para maalis ang dumikit na chewing gum, ibalot ang namantsahang damit sa plastic at ilagay sa loob ng ref. Isang mainam na alternatibo rin ang paggamit ng tube ice upang muling tumigas ang nanikit na chewing gum. Pagkaraan ng 1 oras, alisin ang dumikit na chewing gum gamit ang kutsara o kutsilyo. Kung hindi pa tuluyang maaalis, magpakulo ng tubig at ibuhos sa mantsa. Okay, ang suka kasi, ang nangyayari, pag nilagay mo siya dun sa gum na natutuyo na or na dumikit sa damit mo, nilulusan niya yung bond between yung fabric at saka yung gum. Epektibong pang-alis din ng chewing gum ang mayonnaise pagkatapos kuskusin. Yung mayonnaise, para kasi siyang, ang ingredient niya kasi, meron siyang egg white or egg yolk, depende kung anong glaseng ginagamit. At meron din siyang vinegar sa loob at merong oil. Ngayon, paminsan kasi ang oil, pag ginagamit din natin yan dun sa gum, unti-unting naghihiwalay yun eh. Minsan hindi rin maiiwasang madumihan ng dugo ang damit. Pero huwag matakot sa naninikit naman siya dahil kayang-kaya pa itong alisin. Sa bloodstains, ang kinakatakutan mo dyan talaga ay yung protein kasi yung blood natin contains protein. Na yung protein na yung dumidikit mismo sa damit mo. Ibabad lang ang damit sa 1 galon ng malamig na tubig. Isa sa mga remedies dyan actually is to use cold water, okay? Hindi hot water kasi pag hot water, nangyayari naluluto yung dugo pag masyado mainit at lalo siyang dumidikit at mahirap nang tanggalin yon. Lagyan ng dishwashing liquid, pabulain at ibabad ng 1 oras. Pagkatapos, kusutin at banlawan. Hindi lang ang malansang amoy ng dugo ang maglalaho, kundi pati na rin ang mismong mantsa. Ohan, eto na ang paborito mong pork and beans. Alam kong gutom ka at pagod, kaya eto subuan na kita. Maging ang makapit naman siya ng sauce ng paborito mong pork and beans, sisiw ang pagtanggal. Isausawang sponge sa malamig na tubig at idampi ng paulit-ulit sa mantsa. Ang una mong gawin is itry mo yung dabbing method mo na. Yun ang pinakauna kasi ayaw mong mabasa mo na buo yung fabric kasi baka mag-spread, di ba? So kukuha ka ng malamig na tubig, kumuha ka ng sponge, okay? So itadab mo siya, okay? Dun sa kung saan naman siya yung area. Kapag hindi pa naaalis ang mantsa, itapat ito sa gripo.
Muling gamitan ng dishwashing liquid. Pabulain at kusutin. Ang resulta, damit na malinis at kumikinang sa kaputian. Imbis na bumili ng mga mamahaling pantanggal ng mantsa, bakit hindi subukan ang mga epektibo pero murang natural stain removers? Makatitipid ka na at sa labada, hindi ka na mamumroblema.